Kumusta, my Linians? Ang inyong guro, Ginang Evangeline R. Castillo. Tatalakayin natin ngayon ang tungkol sa talumpati ni Dilma Rousseff sa kanyang inaugurasyon. Bilang kauna-unahang pangulong babae ng Brazil na isinalin sa Pilipino ni Sheila C. Molina. Ang iyong mapapanood ay nakabase sa inyong activity sheets na para sa unang linggo ng ikalawang markahan. Ihanda na ang iyong worksheet sa tang iyong batayang aklat sa pahina 127 hanggang 138. Ang mga kasanayang pagkatuto sa sesyong ito ay ang sumusunod. Una, naiugnay ng may panunuri sa sariling saloobin at damdamin ang naririnig na balita, komentaryo, talumpati at iba pa. Sunod, naiugnay ang mga argumentong nakuha sa mga artikulo sa pahayagan, magazine at iba pa na nakasulat na akda. Sunod, naibibigay ang sariling pananaw o opinyon batay sa binasang anyo ng sanaysay. At ang panghuli, nabibigyang kahulugan ang mga salitang dilantad ang kahulugan sa tulong ng word association. Bilang panimulang gawain, mayroon akong mga tanong na inihanda na iyong sasagutin. Una, kung may tinatawag na tulang pambigkasan, may sanaysay rin na binibigkas. Ano ito? Ang iyong oras ay magsisimula na. Ang tamang sagot ay talumpati. Magaling! Sunod, kung si Dilma Rousseff ang kauna-unahang babaeng pangulo ng Brazil, sino naman ang kauna-unahang pangulong babae sa Pilipinas? Ang iyong oras ay magsisimula na. Ang tamang sagot ay magaling! Si Corazon C. Aquino. Talumpati ni Dilma Rousseff sa kanyang inaugurasyon, kauna-unahang pangulong babae ng Brazil. Enero 1, 2011, isinalin sa Pilipino ni Sheila C. Molina. Pagmasdan ang larawan ng kahirapan. Hindi maayos na tahanan. Mga batang naghahanap ng mababaon sa tambakan ng basura. At ang basurang itinapon na, hinahalukay pa para kumita at may pangtustos sa pamilya. Ito ang naging sentro ng talumpati ni Dilma Rousseff sa kanyang inaugurasyon. Atin nang talakayin ang ilan sa mga pahayag ni Dilma Rousseff sa kanyang talumpati. Una, tinitiyak ng aking pamahalaan na lalabanan at susupuin ang labis na kahirapan. Gayun din ang lumikha ng mga pagkakataon para sa lahat. Kung ating ihahayag ang ating sariling opinyon, batay sa pahayag ni Dilma Rousseff, masasabi nating buo ang loob na iahon sa kahirapan ang mamamayan ng Brazil. Dahil sa lubhang kahirapan at walang magandang trabaho o pagkakakitaan ang mga mamamayan. Sunod na pahayag, nananatili sa kahiyan ang bansa sapagkat hindi nawawala ang kahirapan at nagkakaroon ng mga hadlang upang patunayang maunlad na nga tayo bilang mga mamamayan. Sa pahayag na ito, masasabi nating determinadong maabot ang kaunlaran ng bansang Brazil sa kabila ng maraming hadlang sa pag-abot ng kaunlaran sa kanilang bansa. Atin nang suriin ang paksa ng talumpating ating tinatalakay.
masasabi natin na ang paksa ng talumpati ay ang pagsugpo sa kahirapan sa bansang Brazil. At ang pagkakaroon ng determinasyon na maiahon sa kahirapan ang kanilang bansa. At ang layunin nitong ipabatid sa mamamayan ang kagustuhang maiahon sa kahirapan ang kanilang bansa. Kung iuugnay natin sa sarili nating saloobin, bilang isang mamamayan, paano natin maiaahon ang ating sarili sa kahirapan? May magagawa ba tayo upang umunlad ang ating pamumuhay? Magaling! Ang tanging magagawa natin bilang isang mamamayan ay ang pakikiisa sa mga programa ng pamahalaan. Palagi nating naririnig sa ating mga magulang. Tamang edukasyon ang susi sa kahirapan. Katulad na lang ng nasa larawan, may disenteng trabaho o hanap buhay, at ang pagkakaroon din ng disenteng tahanan. Kung ating pag-uusapan naman ang mga programa ng ating pamahalaan sa pagtugon sa kahirapan, mayroon tayong tinatawag na Pantawid ng Pamilyang Pilipino o yung tinatawag na 4Ps. Isa ito sa paraan na ginagawa ng pamahalaan upang maiahon sa kahirapan ang mahihirap na pamilyang Pilipino. Dahil kung iisipin natin, kaya hindi makaahon-ahon ang mga mahihirap na pamilya ay dahil sa kawalan ng sapat na pangpustos sa pag-aaral ng kanilang mga anak. Kaya, malaking bagay ang tulong na nanggagaling sa ating pamahalaan, na kung saan ang pondo naman na pinanggagalingan ay sa buwis ng bayan. Kaya masasabi natin na ang pakikisa at pagtutulungan ang kailangan. Ayon kay Manny Villar, ang unang hakbang para malutas ang kahirapan ay ang pagtanggap na ito ay suliranin ng bansa. Sa isang may sakit, walang magagawa ang sinumang manggagamot hanggat hindi tinatanggap ng isang pasyente na siya ay may sakit. Sa madaling salita, masasabi natin na kailangan nating pagtuunan ng pansin ang problema ng bayan, upang sa ganon, masolusyonan din natin ng tamang paraan. Bilang kabuuan ng paksang ating tinatalakay, ang solusyon sa kahirapan ay ang programang pangkabuhayan ng pamahalaan. Sa pagkakataong ito, bigyan natin ng kahulugan ang mga salitang ginamit sa talumpating ating tinalakay, ang mga salitang hindi lantad ang kanilang kahulugan, sa pamamagitan ng tinatawag na word association. Una, Brazil. Ang mayuugnay natin na kahulugan dito ay estado. Sunod, pamumuhunan. Ang tamang sagot ay pondo. Sunod, ekonomiya. Ang mayuugnay natin na kahulugan ay negosyo. Bilang pangwakas na gawain, atin nang sagutin ang mga sumusunod na tanong. Una, paano nagkakaiba ang sanaysay at talumpati? Ang sanaysay ay pasulat na paraan na paglalahad ng ideya o mahalagang impormasyon tungkol sa isang paksa o issue. Samantala, ang talumpati ay pabigkas na paraan ng paglalahad ng ideya o mahalagang impormasyon sa harap ng mga tagapakinig. Sunod,
Ano ang mabisang hakbang sa paglutas ng kahirapan? Ang tamang paraan o pagkakaroon ng tamang edukasyon at pakikiisa at pakikipagtulungan sa programa ng pamahalaan na may kinalaman sa paglutas ng kahirapan sa bansa. Sa pagkakataong ito, matapos nating talakayin ang ating aralin, ating tatayain ang iyong natutuhan upang masukat kung lubos mong naunawaan ang aralin. Ihanda mo na ang iyong activity sheets. Paalala, ilagay sa long bond paper ang sagot sa bawat pagpapaunlad na gawain. Iwasang masulatan at marumihan ang module na ito. Para sa pagpapaunlad na gawain bilang isa, basahin ng may damdamin ang sumusunod na pahayag. At pagkatapos, magbigay ng iyong sariling opinyon tungkol dito. Para sa pagpapaunlad na gawain dalawa, magbigay ng mga salitang maiuugnay sa salitang nasa loob ng kahon o diagram. At para naman sa pagpapaunlad na gawain tatlo, magbigay ng sariling pananaw o opinyon tungkol sa mga pahayag na binanggit sa talumpati na tumutukoy sa sumusunod na item. Para sa pagpapaunlad na gawain apat, suriin ang pagkakabuo ng binasang talumpati sa pamamagitan ng pagsagot sa mga tanong. At para naman sa pagpapaunlad na gawain lima, manood ng balita. Pumili ng isang bahagi ng balita na may kaugnayan sa isyong panlipunan na binanggit sa inaugurasyong talumpati ni Pangulong Roser. Suriin ang sumusunod. Paksa, nilalaman ng balita, kaugnayan sa tinalakay na talumpati. Para sa pangwakas na gawain, sagutan mo ang sumusunod na tanong. Ilagay sa long bond paper ang iyong sagot. Una, sa iyong binasang talumpati ni Dilma Rousseff sa kanyang inaugurasyon, masasalamin ba sa talumpati ang kalagayang panlipunan ng bansang pinagmulan nito? Pangalawa, kung ikaw ang pangulo ng bansa, paano mo susolusyunan ang mga nabanggit na problema sa talumpating iyong binasa? Inaasahan ko na mayroon kang natutuhan ngayon sa ating aralin. Kung ikaw ay mayroon pang katanungan o paglilinaw tungkol sa araling ating tinalakay, maaari mo akong kontakin sa pamagitan ng text o tawagan o maaari mong i-post ang iyong tanong sa ating group chat o sa ating Facebook group. Hanggang sa muli! Thank you for watching! Don't forget to like and subscribe!